sa tuwing tayo ay pupunta sa isang birthday party ng mga bata, kadalasan ang pinakahihintay nila ay ang pagkakataon na makita ang clown o hindi naman kaya ay mga magicians. Pero sa kasamaang palad, hindi lahat ng bata ay gusto ang nakakatakot ng ngiti, makukulay na mukha at kasuotan ng nilalang na ito. Well, kung hindi ka natatakot sa itsura nito, good for you. At least na-enjoy mo yung childhood at na-enjoy mo silang panoorin. Pero may iba tayo. Isa sa pinakakilalang clown sa panahon ngayon ay si Pennywise. Ang clown na ito ay nakilala sa libro at palabas na It. Alamin natin kung ano ba ang kwento patungkol sa nakakatakot na clown na ito. Ang nobelang It na isinulat ni Stephen King ay nilabas noong 1986. Nakilala ang kanyang libro dahil sa dami ng pahina nito na naglalaman naman ng kakaibang kwento at mga katatakutan. Ang libro na ito ay ginawa ng halos 4 na taon at naglalaman ng 1,138 pages. Ang librong It ni Stephen King ay panglawa sa pinakamahabang nasulat niyang libro. Ayon naman sa panayam kay Stephen King, ang kanyang inspirasyon upang mabuo ang kwento ay mula sa isang Norwegian fairy tale na The Three-Billy Goat's Gruff. Bukod pa dito, inamin ni Stephen na habang isinusulat niya ang kwento ay nasa impluensya siya ng droga. Inamin nga ng manunulat na mula noong kabataan niya ay dumaan ito sa adiksyon mula alak hanggang sa droga. Mula noong 1978 hanggang 1986, nasa impluensya siya ng ipinagbabawal na gamot. Si Stephen King ay kilala sa pagsusulat ng katatakutan at dahil dito, kinikilala ito bilang Master of Horror. Sa pagpapaisip nito sa mga tao sa lahat ng kanyang ginagawang libro mula katatakutan, siyensya, fiction, crime at mga fantasy novels, kinikilala niya ang It bilang final exam sa horror genre. Quote, "I thought to myself, why don't you write a final exam on horror and put in all the monsters that everyone was afraid of as a kid? I'm going to do it like a fairy tale. I'm going to make up a town where these things happen and everybody ignores them." End quote. At ganoon nga ang ginawa niya sa kanyang libro na It. Para sa mga nakapanood na ng movie, malamang ay alam ninyo na ang nangyari mula chapter 1 hanggang chapter 2 nito. Mula sa chapter 1 movie, ang lahat ay nagsimula sa pagkamatay ng isang bata na si Georgie. Spoiler alert, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo muna ang chapter 1 at chapter 2 bago nyo panoorin ang video na ito. Dito ay makikita na ang payaso na si Pennywise ay mula sa kanal. Ipinapakita din sa chapter 1 ang ilang scene patungkol sa pambubuli ng mga bata. Kinikilala nga ang loser club na sina Richie, Billy, Eddie at Stan. Ang transferee na si Ben, na puntirya naman ng mga bully na grupo nila Bowers. At ang pinakakilalang babae sa kanilang eskwelahan na si Beverly. Ang bawat bata sa palabas ay mayroong kanya-kanyang kwento. Si Billy na namatayan ng kapatid. Si Eddie na sakitin at masasabing mama's boy. Si Stan na sumusunod sa kanyang ama. At si Richie, well, malamang ay iniisip ng marami na wala siyang problema. Pero makikita sa chapter 2 ang lihim na matagal niya ng tinatago. Makikita kung papaano kinaharap ng mga batang iba't ibang takot nila sa buhay. Mula sa sakit, sa larawan, sa isang pangyayari at maging mismo sa kanilang mga magulang. Doon nga ay nagsama-sama sina Richie, Eddie, Billy, Stan, Mike, Ben at Beverly upang kalabanin si Pennywise at maging ang kanilang mga takot na rin. Sa dulo ng chapter 1, nangako ang mga bata na kung si Pennywise ay pabalik man, sila ay babalik din para tapusin ang kanilang nasimulan. Mula sa chapter 2, 27 years muli ang lumipas at ang Losers Club ay mayroon ng iba't ibang buhay at mga propesyon. Pero nagsimula na namang lumabas at pumatay ang nakakatakot na clown na si Pennywise. Bumalik ang lahat ng alaala, masasakit, masaya at maging ang pinakatatagong sikreto ng isa't isa. Doon nalaman nila na si It ay hindi isang multo, halimaw o demonyo, pero isa itong alien na napunta sa Derry noong unang panahon. Nalaman nila kung papaano ito patayin gamit ang isang ritual at doon ay nagawa nga nilang patayin ang halimaw na ito.
isa sa pinakamalaking tanong ng mga nanonood ng It ay kung totoo nga ba si Pennywise, kung minsan nga ba itong nabuhay, o isa lamang itong karakter na mula sa isip ng napakagaling na manunulat. Ito na nga ang second most googled word ng mga manunood at tumatangkilik sa libro at sa programa. Pero ang lahat ng ito ay hindi totoo. Ayon yan sa panayam kay Stephen King. Kinamit niya lang ang pinaka-full form ng clown para matakot ang mga bata. Makikilala nga natin si Pennywise mula chapter 1 hanggang chapter 2 na isang creature na mula pa nung unang panahon. Well, masasabi na isa itong alien na nagpapalit-palit ng anyo hanggang sa makuha nito ang kaanyuan ni Pennywise. Mapapanood nga sa chapter 2 ng It kung papaano na-encounter ni Beverly si It sa kaanyuan ng isang matandang babae. Noon ngang ang matandang Beverly ay bumalik sa kanilang tahanan sa Derry, inabutan niya dito ang isang matandang babae na naninirahan sa kanilang tahanan noon. Ikwento ng matanda ang patungkol sa kanyang ama na nagtatrabaho sa isang circus. Dito makikita si Pennywise na walang suot na kahit anong makeup sa mukha. Maging sa libro nga ay hindi maipaliwanag ng manunulat na si Stephen kung paanong naging si Pennywise ang isang It, kung paano nito nakuha ang kaanyuan ng clown na ito. Si It ay dumating sa mundo millions of years ago at nagland sa North America, sa bayan ng Derry. Matagal nang namumuhay si It bago pa mabuhay ang mga tao. Nung mabuo na ang Derry taong 1715, dito na nagsimula ang cycle of feeding ng nilalang. Matapos itong kumain ay mananahimik ito o dadaan sa hibernation at muli itong mabubuhay matapos ang 27 o 30 years na pagkakatulog. Ayon nga kay Stephen King, quote, "Clowns scare children more than anything else in this world." End quote. Si It nga ay pinupuntiri ang mga bata ng Derry upang maging pagkain. Maging ang mga utak ng mga matatandang nakatira sa Derry ay kanyang namamanipula dahilan upang hindi mapansin ng mga ito ang mga batang nawawala. Sa nobela, makikilala si Pennywise bilang si Bob Gray, pero ito lamang ang nakalagay sa kwento. Bukod sa muling pagkabuhay ni It kada 27 years, maari itong mabuhay ng biglaan dahil sa ilang masamang pangyayari. Mababasa nga sa nobela na si It ay muling nagising noong 1957 dahil sa pagpatay ng isang ama sa kanyang anak. Ito ang kwento ni Dorsey Corcoran na hindi pinakita sa movie. Dahil na din sa takot ng mga tao sa Derry, hindi na lamang nila pinapansin ang mga masasamang pangyayari at hinahayaan na lamang nila ito. Pero ang lahat ng ito ay nagbago nung ang mga matatapang na losers ay nagsimulang harapin ang kanilang takot. Dahil nga sa hindi masyadong maipaliwanag kung papaanong si Bob Gray ay naging isang It, ang mga fans ay nakagawa ng kwento sa nangyari at pinagdaanan ng totoong Pennywise. Naniniwala mga film at book theorists na si Pennywise ay isang totoong tao noong nakaraang panahon. Nagkaroon ng malalim na interest ang shapeshifter na ito kay Bob Gray. Dahil na din sa pagiging entertainer nito, kinuha niya ito upang mas makagala palalo sa lugar ng Derry. Mabilis itong makakapagpakita sa mga bata para kanyang kainin ang mga ito at mabilis niyang matatakot ang mga ito na siyang pinakagusto ng halimaw. Kung tatanungin kung totoo ba ang isang Pennywise, ang sagot ay hindi. Ang lahat ng pangyayari sa libro ay mula lamang daw sa katang isip ng manunulat. Pero ang lahat ng pangyayari dito ay base sa totoong buhay. Ang mga pambubuli at maging ang mga homosexual act na hindi pinakita sa movie at maging ang pagpapakita nito ng racism. Isa pa nga sa pinakatotoong nangyari dito ay ang unang scene na makikita sa chapter 2 ng It. Ang pambubuli sa dalawang magkasintahang lalaki. At ito ay mula sa tunay na kwento ni Charles O. Howard. Taong 1984, kasama ni Charles ang kanyang kasintahan na si Roy nung sila ay pauwi na nung maganap ang pangyayari. Sa kanilang paglalakad, nakasalubong nilang tatlo pang teenagers na nasa edad 15, 16 at 17. Dahil nga sa pagiging bakla ni Howard, nilait at hinabol ito ng tatlong teenagers. Nang mahuli ay pinagtripan at sinaktan ito. Matapos ito ay itinapon ito sa tulay. Si Howard ay may sakit na asthma at hindi rin marunong lumangoy. Nakatakas naman ang kanyang kasintahan na lalaki dahilan upang makatawag ito ng tulong. Pero huli na ang lahat. Nahuli naman ang mga gumawa nito. Pero dahil teenagers, sila ay pinakawalan at dinala na lamang sa main youth center.
Marami din ang naghahanap kung totoo ba ang lugar na pinangyarihan ng lahat. Ang The Remain ay isang fictional town na ginawa lamang ni Stephen King. Pero ang totoo, ginawa niyang inspirasyon ang Bangor, Maine kung saan siya lumaki at nakatira hanggang sa ngayon. Ang Bangor, Maine ay mismong inilarawan ni Stephen hindi lamang sa It pero maging sa iba pa niyang nobela. Ang The Remain na nakakatakot ay isang normal lamang na syudad. Nagkaroon din ng report na nagkaroon ng isang prank sa lugar, ang paglalagay ng pulang lobo sa mga kanal na labis namang ikinatakot ng mga lokal na nakatira dito. Ito ang dahilan kung bakit maraming umalis at maging ang mga pulis ay nagulat sa pangyayari.